Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Hello! Good morning! Wow, dami nanonood talaga sa atin, no? Pagtambalan talaga, marami na yung 50. Ayan, nadagdagan na 30, naging 41 na. Yan, in fairness, nadagdagan naman sila. Bala kayo dyan. Baka BEC partner, alam mo naman yung oras kasi ng FB Live ng Tambalan ay oras ng work from home, oras ng online classes, ganun, diba? Napag-aralan na natin yan, ganun talaga. Tanggapin na daw natin yung sharing. Kumusta ka naman, partner? Eto, mamimiss ang work from home setup. Alam mo nung isang araw, partner, tinanong ko yan sa Facebook page ko, sa Tambalan. Tinanong ko, sabi ko, para sa mga nanay na naka-work from home setup ngayon, anong gusto mo? Babalik ka sa normal na setup na office or magsistay ka sa work from home setup? Hindi naman ako marunong mag-compute ng mga percentage, partner, no? Kasi parang tinatamad naman ako mag-compute ng percentage. Oh. Pero sa pakuwari ko dun sa mga nag-comments doon, partner, mas marami ang gusto ang work from home. Mas marami na yung nagustuhan nila yung work from home. Parang mas mabibilang mo yung gusto nilang bumalik for mental health. Pero kung magbabalik sila, blended pa rin. Parang hybrid. Yes, oo, mix of both setup. Correct. Tama, hybrid siya. Parang ganun. Para at least man lang lalabas kahit ilang beses sa isang araw. Kasi alam nyo, in fairness talaga sa nangyaring pandemya, na-realize talaga ng lahat na kaya pala ang magtrabaho mula sa bahay. Yes. Di ba parang dati, unthinkable yun eh. Parang imposible yun na magtrabaho sa loob ng bahay. Pero posible pala yun. Pare, kaya ako din, kung ako tatanungin, personal opinion ko lang din, and that this is a straightforward answer. Go din ako sa blended working setup pa. Yung tipong pwedeng mag-work from home, pwede rin namang pumasok physically sa kanya-kanya natin mga opisina. Kasi nagawa naman pareho eh. Diba? Yes. Ayon, may mga system din tayo na na-perfect natin na gawin sa bahay. Diba, na tama yung binanggit mo, hindi natin inakala na pwede pala siyang mangyari. Diba? Mm-hmm. At the same time, syempre, pabod din tayo na kailangan pumasok sa opisina kasi kailangan nating ng collaboration, diba, para ma-develop yung skills natin in terms of, diba, tama, collaboration and cooperation. Correct. Diba, socialization din, no? Kailangan natin makapag-socialize sa ibang tao kasi natututo din tayo sa kanila. So, kailangan din natin yung aspeto na yun. Yung siguro yung work from home, ang nagkaroon nga agad ako ng sipangs nung nalaman ko na babalik na agad tayo sa Ako din. Kahit hindi naman ako emosyal na tao, yung work from home, parang sobrang mamimiss ko agad, hindi pa man siya nangyayari. Parang iniisip ko pa lang siya, hindi ko pagising mo, nagmamadali ka na, nag-fast forward, nag-think ahead agad ako na pagising mo, nagmamadali ka na kasi kailangan mong pumasok. Unlike yung setup ngayon, pagising mo, pwede mo pang laruin yung anak mo eh. Correct. Diba? Kasi pwede mong i-bump off yung kunyari yung office works mo o yung paper works mo. So pwede ka pa magalat ng 30 minutes to 1 hour na hindi nagmamadali na kausapin yung mga anak mo. Diba? Totoo kung yan. Kung nanay at tatay mo, mag-gisa-gisa ka ng konti, mag-prito ka ng itlog. Diba? Yung mga ganun. And di mo na siya ulit pagagawa ngayon. Kung pagagawa mo naman, kailangan mag-adjust ng time. So aspects. Ang maganda lang naman, partner, is ang tao naman madaling mag-adjust eh. Natandaan mo nung 2 years ago, nung biglang work from home ang lahat, parang lahat nagre-reklamo. Diba, kasi yes. Hindi na malaman kung papaanong paglilinis ang gagawin. Kasi parang nalinis na yung buong bahay, tapos 9 a.m. pa lang. Mga ganun yung mga content, diba? Kasi parang di sanay. Tapos eventually, tingnan mo yung mga bahay nyo, magugulo na rin po sila kasi nag-adjust na siya eh. Pero
for a while, di ba, na nagsistart yung pandemic, tapos work from home lahat, ang eksena talaga is ang linis ng bahay. Iba't iba kasi, kumaga, nagkaroon ka ng chance to see lahat ng mga parte ng bahay na hindi mo nalilinis. Tapos ngayon, wala na, magulo na silang lahat ulit. Yun na talaga. Pero ngayon na pa sa ko-partner dun sa yung work from home setup, yung ano talaga partner, yung ako para sa akin, yung isa is yung being able to have meals with your family mula breakfast hanggang dinner. Kasi yun yung bagay na hindi mo nagagawa kasi dati, di ba, kapag ka, maski nung may online classes, hindi lang naman, face-to-face classes, hindi lang naman hindi lang naman yung work from home, pero nung meron pang physical classes, face-to-face classes, di ba, bihira na yung sabay-sabay mo silang makakasama kasi iba-iba ng oras na sundo o kay hatid, ganun. So, kumbaga parang nakalatag lang yung pagkain, tapos kanya-kanya kain na. Tapos lunch, definitely, hindi kayo magkakasama. Dinner, hindi pa sure kasi pwede may mas late na dumating. Yes, Ate Kim? Yes? Isa pa, Ate Kim, tapos dapat sabihin mo habang lumalakad siya kumakaway ng patagilid. Mga ganun. Actually, tingnan mo, in fairness sa mga work from home setup, yun yung mga mamiss natin eh. Yung mga biglang may naglakad sa likod, may anak na sumisigaw, di ba? Hindi nakabra lang si Ate Kim. Diba? Buti nga, hindi ko nakabra lang siya, hindi ko sasabihin sa kanya. Yung lumalakad na nakaganon, di ba? Yung kayo mga babae, minsan nasa bahay, naglalakad kayo ng halin, nakaganon kayo. Alam na this pag gano'n. Nakakataw nga yung isa namin kasama dito, yung si Jessa. Dumadaan siya, gumagan. Nakita mo ba? Gumagan siya, kita-kita naman siya. Mas lalo tuloy napapansin. The more na umiiwas, the more na napapansin. Kaloka. Di ba, ang dami. Tsaka yung parang in between, halimbawa, partner, bigla mong naisip na, ay, napapagod ako. Yung pagkatapos, parang hihiga ka muna saglit, di ba? Tapos nakakataliw na lang ulit, tapos naka-work, gano'n. Tsaka nakakatawa nga, sabi ko, Princess, quiet na, don't talk to mom na. Don't talk to mom na, sabi ko, because I'm going to go on live. Sabi niya, mom, you didn't even take a bath. Sabi ko, they won't know. But now they know. Alam niyo na. Totoo, yung mga gano'n, no? Diba? Kasi totoo, yung kahit hindi ka naliligo, kahit hindi ka nag-toothbrush, okay lang. Pero ngayon, gagawin mo na ulit lahat yun eh. Kung tama. Hindi, tsaka partner. Yung time spent sa commute. Kasi diba, yun, prior to the pandemic, yun yung lagi nating pinag-uusapan na sobrang daming oras ang ginugugol natin sa pagko-commute, papunta at pabalik. So by the time na nakarating ka ng nakabalik ka sa bahay, ito yung mga mamimiss ko, yung may mga biglang ganyan. No? Naglalakad na maliit na tao sa likod mo. Diba? Di partner, diba yung commute, ngayon pa, wala na atang curfew, starting kahapon, parang ganun. So, tapos 70% na ng transpo. Tama ba? Di ako sigurado, hindi kami AM. Pero ang dami na nasa labas. So, ibig sabihin, definitely, totoo. Lalo na, pa-Christmas rush na ito. Kahapon na partner, nasa MOA ko, daming bata sa labas. And it's not just there. I'm sure madami na talaga mga bata. Basta may kasama mga parents. Tapos outdoor, basta al fresco, pwede naman na yata talaga. Yung mga post din ng mga kaibigan ko na sa Facebook, madalas ko nakikita, parang nagreklamo nga sila, heavy traffic na daw ulit sa Metro Manila. So isipin niyo yun, no? Actually, hindi lamang yung time spent eh. Diba? Yung stress na kaakibat nun. Diba? Hindi lang siya oras. Buti sana kung nadidelay yung biyahe natin na walang dito yung na-stress. Kaya lang minsan, mas malala pa yung effect nung stress sa atin. So again, may experience ulit natin yung mga bagay na yun. Diba? So, yeah, paghandaan natin na pagdating ng Lunes partner, ganyan na naman tayo. Pero okay lang, part din naman okay ng kwento natin sa radyo. Diba? Actually, ang mahalaga naman talaga, ano't ano pa man, ang setup. Asawa ko dumaan ng hindi ko nakatupis. May dumaan na kumot. Nakakatawa, asawa ko lang tama. May dumaan na kumot. May dalang timba, may dalang tabo, may dalang pandilig, mga okay, may dalang pang binubuhat. Oo. Diba? Actually, may mga sabi dito ni Jovelyn Puerza, mas bet ko po yung work from home. Oo. Yan.
Ito naman si Charm Cortez, na sure ako sasali dito sa ating Becky naman na contest. Trot, ako ilang beses ko nang naranasan na pumasok sa online class na hindi ako naliligo. Yan. Totoo naman din. Totoo yun. Kaya ito, wala, headbang-headbang lang to, walang ligo-ligo, pangatlong araw na. Hindi mo siya pinoproblema kasi wala namang aamoy sa'yo, kayo-kayo wala lang. Namang, walang judgment, di ba, no, partner? Ako nga, hindi naman lang ako nag-effort na kumuha ng suklay eh. Ginanong-ganong ko lang yung buhok ko. Okay lang to, ganang-ganan ang buhok, tapos webcam para kunwari makinis. Hindi na ako sanay magpantalon, hindi na rin ako sanay magsapatos. Na-realize ko, wala pala akong sapatos pagpasok sa Lunes. Talaga ba? Ay, yan pa yung delikado ha, kapag ka back to work na kayo as in on-site. Kasi, madami mga sapatos ang sigurado magta-tridor. Kasi kung literally work from home ka for almost 2 years, so 2 years mong hindi ginagamit yung mga sapatos na usual mong ginagamit, ta-tridoring ka talaga niyan. Ako na-experience ko yan ng ilang beses, maraming beses talaga. So practicing nyo na po, isang araw nyo suotin yung sapatos nyo kahit nasa loob lang kayo ng bahay, just to make sure na ano, na okay pa siyang gamitin the following day. Pangit correct. Yung hindi mo nga siya nagagamit tapos taktong araw na papasok ka na sa office o kaya sa school, saka mo siya isusuot, ako baka ipahama ka niyan. Nasa kalagitnaan ka ng biyahe mo o naglalakad ka sa kung saan man, nasa mall ka na, saka ka ano, aabutin ng sira ng sapatos. So nakakahiya naman. Ayaw nating ma-experience yun. Correct. True. So good morning. Hindi ko alam kung morning. Sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Hi kay Jeffrey na VOA na nag-send ng 50 stars. Ayan, hello. Wow. Naalala ko tuloy yung si ano, kilala mo yung pamangkin ko, partner, si Tetay. Kilala mo yun for sure. Si Tetay nasa Canada na yun eh. Nag-work na siya siguro mga more than a year na siya nag-work doon. Kahapon, nag-post siya sa GC namin ng picture ng ano, ordinaryo lang. Saan siya sa Canada? Yukon. Eh, yung Yukon, yung so, White Horse. Parang yun yung sobrang malamig na part talaga ng Canada, yung mas marami yung gabi kesa sa araw, parang ganun. Wow. Tapos paglabas niya ng ano, after work, paglabas niya sa parking lot, eh, di ba parking lot, kitang-kita mo yung sky, andun yung Aurora Borealis, partner, parang wala lang, ano, sobrang ordinaryo, ang ganda. Wala lang, kaya nanalala ko lang dahil dun sa taga-Wikipedia. Magkano ba pamasahe dun? Ha? 50,000, di ko rin sure. I-send ko tayo, Barty. Madami din ako nakita. Oo, madami nakita na ano, may nag-post ng mga ganyan. Ang galing-galing naman. Eh kami dito sa ano, sa Manila, pag pinyari, paglabas, makita mo din Aurora Boulevard. Oo, Aurora Boulevard. Aurora Boulevard. Yan talaga yung isang gusto kong makita. Baka naman dun sa mga nanonood sa ating tabalalista. Kung nakita po na siya, pwede ka na mamatay sa sobrang ganda. Hindi naman. Gusto ko naman pag nakita ko, makauwi naman ako sa bahay. Aurora, kunin mo na ako mag... Ang ganda mo. Sobrang amazing niya. Oo, no? Sobrang amazing really? Niya. Parang doon mo talaga makikita. Grabe yung creation ni God. Yeah. Ay, Daddy, hindi nakikita. Yung ganda. Isan ko na lang kay Boy P. Okay. Ang ganda. At saka ang ganda talaga, partner, kasi... For some people, no, bawa, yung mga nasa ibang bansa na pumupunta sa Pilipinas para mag-enjoy sa beach, sa atin kahit papano ordinaryo na yung beach eh. Mm. Parang hindi na tayo masyadong ignorante sa dagat kasi marami tayong ganun. So, dun sa mga taga-Yukon, taga-White Horse, Canada, ordinaryo na rin sa kanila yung ano. Hindi naman, so of course, it's not ordinary. Nag-enjoy pa rin siya sa, tawag nga nila, light show eh. Na ganun. Pero ibig sabihin, hindi nila kailangan mag-travel. I-enjoy lang nila talaga. Diba? Nakakatuwa. Wala lang. Parang napakaswerte naman nila, nasasaksihan nila yun. True. Tayo diba? Denied of that wonder. Diba? Parang... Sana, Lord, meron din dito soon. Alam mo, pwede agad-agad, ura-urat. At saka, partner, pag nangyari yan, isa lang ang ibig sabihin. Nakakatakot. Nakakatakot kasi talagang ano na, sirang-sira na ibig sabihin yung ating kalikasan. Totoo diba? Yun. Di ba, wala naman silang Taal Volcano, wala naman silang Mayon Volcano. Eh, no, ngayon, meron kayong Aurora. Maganda kaya yung Mayon dito, hindi nyo nakikita kung umuusok yun. Diba, yung Taal, ang ganda nun, wala kayong Tagaytay. Ingitero. Uy, hello!
Hi, Princess. Ang laki na niya, partner. Di ba lumaki na lang sa pandemic? Oo nga. Why do you look different daw? Why? What does he look like? Parang watch me. Mukha ka daw. Mas manda daw. Eh, si Pogi or pangit? Ako, nagsasabi ko pa naman ito ng compliment totoo. Or what? Eh, si Pogi or pangit? Ayan, partner, oh. Yan yung yan yung pamangkin ko. Parang so, ano lang, parang tarpaulin lang siya. Oo, isipin mo paglabas siya. Niya, paglabas niya from work, tapos yan, dun sa parking lot, ganun lang, Aurora Borealis, o oh, taray! Na parang ano, no, parang yung tipong kahit stress na stress ka sa work, pero paglabas mo, mawawala yung stress mo. Kasi ma-appreciate mo siya, na parang ang galing. Ang ganda, tsaka dancing yan eh. Gumagala. The tune of ano, Savage Love, di ba? Sumasayo. Oo. Oy, speaking of sayaw-sayaw, uy, baka naman, Becky naman, hindi niyo pa po alam. Sa unang part ng ating live, pinag-usapan o pinakita natin yung video inviting lahat ng mga Becky sa Metro and Mega Manila na mag-join yeah. sa ating Becky naman Search for Queen Palawan. So ito po ay isang online pageant para po sa mga Becky, 'di ba? So ang hinahanap po namin the wackiest, the craziest, yeah, the funniest na mga Becky. Lahat kayo ganyan, I'm sure. So all you have to do is to fill up itong Google form na matatagpuan din dito po sa Facebook ng Love Radio Manila. At malay mo, di ba, ikaw yung kauna-unahan na tanghalin na Queen Palawan ng Love Radio. Magkano bang at stake, partner? Ako siguradong mapapatumbling kayo din kayo, lalaki pa yung bibig nyo, yung sa sobrang ano, sa sobrang... Bongga ng papremyo natin sa ating Becky naman, mga kabisyo. Pero are we still ano on? I think so. Wala na ba? Nawala ba tayo? Nawali eh. Nawali tayo? O, ako lang yun. Baka ikaw lang? Ako lang yun. Second prize, o second placer natin ay mag-uwin ng 10,000 pesos. Yes. Ang ating first placer ay mag-uwi ng 20,000 pesos. At syempre ang ating title holder ang mag-uwi ng Corona o ang tatanghaling Becky naman 2021 ay mag-uwi ng 30,000 pesos. Yun! Plus! Plus. Correct! Diba? Actually, partner, kapag ka nakapasok ka na sa top 12, meron ka na matik na appliance. O, oh, di ba? So, meron ka na matik na appliance. So, napakabongga na showcase na yung nabigyan ka ba ng chance na i-showcase yung pagrampa mo, makapagpa-picture ka ng maganda, di ba? Yung ganun. Tapos, ma-represent mo yung lugar ninyo. O, i-represent mo yung sarili mo. Again, this is open para sa ating Metro and Mega Manila candidates, Becky candidates, at 18 to 80 years old. Lagi mo yun. 18 to 80. So, halos walang age limit. O, diba? So, kung may kakilala po kayo, again, lahat po ng detalye ay nandito po sa Love Radio Manila Facebook page. Hanapin nyo lang yung post kung saan itinuturo kung papaano ka magjo-join. Ganun lang kasimple yun. Kaya sali na po, di ba? Wala din naman kayo masyadong ginagawa. Kung ito yung klase ng outlet mo para mag-release ng stress, o di ba matanggal ang anxiety mo, yung makahanap ka ng pwedeng di ba pagkaabalahan. Yan, pwede kang sumali sa ating Becky naman. Hatid po sa inyo ng Love Radio Manila. At ulitin namin para sa iba pang detalye, kung may mga katanungan kayo, pwede niyo pong bisitahin ang Love Radio Manila FB page. Nandun po lahat ang mga kailangan niyong sagot sa mga tanong ninyo. So good luck sa yeah. lahat ng mga sasali, and ang importante naman, nag-enjoy tayo pare-pare. Actually, partner, nakapin na din sa ating comment section. So dito sa comment section natin na ngayon makikita niyo yung nakapin yung pinin ng Love Radio Manila yung kung paano sumali. Ayan. So yung link. So nagtatanong itong si Charm na sasali. Ask ko lang po kung hanggang kailan ang deadline ng submission ng entry. Actually, 2 weeks lang mag-run itong ano, itong pag-gather natin ng audition video. So dapat ready ka na, i-submit mo na agad, Charm. Kasi nag-start tayo November 1, so it will run for 2 weeks. Good luck! Woohoo! Eh, nagpapabati pala. Teka, batiin ko lang, partner. Sobrang masugid na tambalanista natin.
Hi kay Addis Adrey, who is an anniversary follower. May ganun pala. May anniversary follower na sa Facebook. Wow, bago yun ha. Oo, nice to see you Tambalan sa live. Kakamiss kayo. Kayo lang ito naman yung, alam nyo, tinatamad lang kami mag-live kasi hindi naman kayo nanonood. Oh, ito lang tamad. Parang umabot ang 100 viewers namin. Laging 50, oh, 60, 30. Consistent yan. Simula, consistent yan simula nung start ng pandemic. Charan. Okay, go G. Ang Tugano family nakatutok sa atin. Of course, si Rolando Tugano, Tugado, Rolando Tugano Jr. Rolando yan, hello Tugano. Sa'yo. At si Rolly Tugano na pinapabati niya si Ma'am Elenita Tugano. Lagi daw nakatabay sila sa atin. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig lagi sa Tambalan sa radyo. Yan, gumigising talaga sila maaga para pakinggan lamang ang Tambalan. Maraming thank you. And salamat. Also, sino pa ba nagpabati sa atin? Meron pa, wait lang. Minimize ko lang po. Go, minimize mo na. At syempre, habang hinahanap ni partner kung sino yung mga babatiin niya na lagi masugid na tambalanista, don't you forget ha, we are on Spotify. Ang Tambalan yes. Podcast po ay nasa Spotify. We are a Spotify exclusive. Kaya naman, kung hindi mo kami makatch sa radio, huwag kang mag-alala kasi nasa Spotify kami. You can listen to us any time of the day. Tapos mas mahaba po ito. Tapos yes. Partner, nakita mo ba sa Netflix yung unang-una nating parang endorsement or sponsor for our Spotify is yung pelikulang yung sa StreamYard. Yung Agaya na Girl, number one siya sa Netflix. Wow! Lain mo yun, nice, nice. O diba, proud endorser ang Tambalan niya. Pero warning lang, kailangan kapag ka pinanood nyo po yun, wala pong mga kids. Ready po ang tissue. Kasi pagpapawisan po kayo eh. Pag-iinit kayo, so papawisan kayo. Oo, pagpapawisan kayo ng malamig. Kailangan nyo ng tissue. Nang malamig at malinig. Belated happy birthday si Mrs. Joanne Samson. Ayan. Belated happy birthday, Joanne Samson. Ang pagbatang ito ay galing sa iyong poging-poging asawang si Angelo Samson. Man. Happy Yay! Birthday! Happy birthday! Osha, again, don't you forget ha, so join po kayo dun sa Becky naman kasi sayang po itong opportunity na ito. Tsaka talagang ginawa po talaga namin sa lahat ng mga pwede namin gawin na online na contest or event, ito po yung naisip ng Love Radio na gawin. So, I really hope that you join this online pageant. Salamat in advance! Ingat kayo mga kabisyo! Salamat, salamat! Happy bye, weekend! Partner. Bye, partner! Bye, boy! Salamat! Boy, thank you! Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell para ma-notify ka every time na may bago kaming video.